Isa pong magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid dito sa Litran. At salamat sa Diyos, ako po ay muling nakarating dito at maipangaral po ang salita ng Panginoon. Marami po akong bagong mukhang nakikita. Thanks be to God at kayo po ay dinala dito ng Diyos para sa panambahan sa Kanyang pangalan. Bago po tayo mag-umpisa ay manalangin po tayo. O aming Diyos, aming Ama sa langit, marami pong salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo para ikaw ay sambahin at dakilain at purihin ang iyong pangalan. O nawa aming Diyos, samahan niyo po kami. Yan naman ay ipinangako niyo. Pag nagtipo ng dalawa o tatlo sa inyong mga tao, ay kayo'y nariyan ang inyong presensya. Yan pong aming hangad na ikaw ay makasama namin. At kami po'y tulungan sa aming panambahan. Kami po'y mahina. At maski po ang inyong tagapagsalita ay mahina din at kailangan ng inyong biyaya. Kayo lamang po ang supisyente sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya yan pong aming hangad o aming Diyos. Nawa gumawa po na may kalakasan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at kami tulungan ang inyong tagapagsalita, pati rin po ang mga makikinig. At lahat nawa na ito'y tumungo sa inyong kaluguran at kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ngayon ay mag-aaral sa aklat ng awit. Ito nga pong Psalm chapter 8. Psalm chapter 8. Basahin ko po ito sa Biblia, sa Tagalog una, at sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang magiganti sa iyo. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng inyong mga daliri, ang buwan at mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya ay iyong kalingain? Gayun may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa impapawid, at mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ang iyong pangalan. Yan lang po hanggang verse 9. Ano po? Ngayon, basahin ko rin po sa English. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth, who have displayed your splendor above the heavens. From the mouth of infants and nursing babes, you have established strength because of your adversaries to make the enemy and the revengeful cease. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you take thought of him, and the son of man that you care for him? Yet you made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beast of the field, the birds of the heavens and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Dito po sa awiting ating binasa, itong salmo na ito, ay ipinapahayag po rito yung katakilaan ng Diyos. Yung kanyang majesty. Sabi nga, majestic is your name. Pakikita ang kanyang katakilaan, lalo na po pag
tinunghayan natin ang kalangitan. Makita natin ang mga ulap. Makita natin ang liwanag ng sikat ng araw. At maski sa gabi, pag pinagmasdan po natin ang mga bituin, ang buwan, at pag pinagmasdan po natin ang kanyang mga nilalang dito sa mundo, napakadakila po ng ginawa ng Diyos. At sabi nga, as you look up in the sky, truly, the heavens declare the glory of God. Paglalo na po, nagpunta tayo sa mga probinsya o nagbakasyon tayo at nandun tayo sa lugar ng mga malabundukin sa mataas na lugar at makikita natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang ginawa. Napakadakila. Lalo na po itong mga bundok na matatayog na puno ng mga puno. Ang ganda. Pati yung mga iba't ibang uri ng halaman ay napakaganda. Dito makikita talaga how majestic is our God. At lalo na po, pag tinignan natin ang kanyang dakilang ginawa, ang sangkatauhan, ang tao, tayo. How we are made, how we are born. God fashioned us from the dust and breath life in our nostrils. Kung tutuusin po, pag binasa niyo po ang Genesis, sinasabi ng Diyos, pag ninalalang niya ang mga bagay, katulad ng liwanag, let there be light. O yung mga iba't ibang bagay, sinasabi niya, let there be. Sa bigkas lamang niya. Pero ang tao, hinubog niya sa kanyang mga kamay. Especially ito. At tayo'y mula sa alabok. At kung titingnan natin ang mga pinag-aralan ng mga siyensya, ng mga scientifico, ang ating pong human brain, ha? Meron po yung 10 billion nerve cells. Isipin na lang nyo, yung utak po natin, ha? Na napaka, siguro ganyan lang po, kaya sa ating mga kamay, 10 billion nerve cells na nagko-coordinate po, nagpa-function sa ating ulo. Ang ating pong mata, meron pong 100 million receptor cells sa bawat retina. Retina, maliit lang po yun eh. Yung tuldok sa ating mata. At may 4 layers of nerve cells pa ron. At ito po, eh nagka-calculate ng billion calculations as we look at each other, as we look into this world. One, may billions of calculations po yan per second pa. Napakabilis. Nagta-travel yan sa ating mga optic nerves papunta dun sa ating brain. At maraming proseso po ito na nagagawa na saglit lang. Kaya na-appreciate natin ang ating paningin sa bawat isa. Yung mga nandito, na-appreciate natin yung mga kulay, yung ating mga itsura, yung ating anyo, na-appreciate po natin yun. Yung ating pong skin, ito pong skin natin, ano po? Eh merong 2 million tiny sweat glands. Yung daan ng pinagpapawisan. At 3,000 per square inch to regulate your body temperature. Isipin na lang po nyo yan. Nakakamangha ang ginawa ng Diyos sa tao. Ang ating pong puso, ito po, nagbibit yan 75 times per minute. 75 times per minute. Kung kukumpitin po natin yan, 40 million times a year. 40 million times a year. Or 2.5 billion times, kung kayo nasa 70 years old na, 2.5 billion times na yan tumibok when you are now in your 70 years. And it pumps 3,000 gallons of blood per day. At yung ating pong buto, 200 finely designed
bones. Isipin nyo na lang, kamangha-mangha itong ginawa ng Diyos sa atin. Yung ating pong digestive system, 35 million glands. At nagsesecret yan po ng mga juices to digest our food and to sustain our life. Hindi ko po sinama dito yung mga lungs, yung mga hearing, yung smell, yung touch. We are truly wonderfully and fearfully made. Kamangha-mangha po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, tinitingnan natin ang sarili. Minsan, akala natin tayo na ang sentro ng mundo na ito o minsan ng universe na ito. Pero pag tinignan natin yung kalawakan, pag tayo ay nagbabasa ng mga scientific books about the solar system, the galaxy, and everything, pag makita natin yung kalawakan na yan, at makita natin yung planet Earth, at ikumpara to sa ibang planeta na nakikita na ng mga teleskopyo na very powerful ngayon, alam nyo po, yung planeta natin, maliit lamang. Meron po pang 100 times bigger than our planet na nakita na ng mga siyensya. E tayo, maliit lamang. Para lang tayong tulduk sa totality ng itong kalawakan na ito. So we see sometimes, habang kung inyong titingnan yan, para pala tayong insignificant. Napakaliit lang natin. Eh tayo ngayon mula sa alabok, from the dust of the earth, eh wala pala tayong halaga. Very insignificant ang ating kalagayan. Kung tutuusin po kung ating pagbubulay-bulayan yan, walang halaga. No value. We are nothing. We are but dust of the earth. Someday, we will be dust of the earth. Darating pong araw na yan. Kaya nga itong isang awit na Who I Am na isinulat ni John Marco. Sabi dito, no, mga ilang kataganan, Who I Am? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name? Would care to feel my hurt? Who am I that the bright morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Tapos sabi pa niya, I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Ito ang awit na ito, may sense of God's word. And truly, lahat po tayo rito, made from dust, we are just a vapor. Parang singaw lang. Singaw na lalabas at mawawala rin. Kaya nga sabi sa James, chapter 4, verse 14, yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. So, ito po sa mga ipinahayag sa salita ng Panginoon, ipinapakita, makikita natin dito kung ating nanamnamin yung mga naisabi na kanina na tayo'y mukhang insignificant. Insignificant in the sense that we are made of dust and we have no value, we are nothing kung tutusin. Pero God does not want us to dwell in our insignificance. Kung tayo yung mga tao ng Panginoon,
tayo'y binigyang pansin ng ating Diyos. And it is the grace of humility. It is a grace of God. If we see ourselves as nothing, it is the grace of God. If we see ourselves as but dust, and we see that God is almighty, He is majestic, because God is our Creator. At iisipin po natin, how could God be concerned with us that we are just but dust, and we are sinners, and we disappoint God? Totoo sin, because of our sin, we disappoint God. And even as we are a believer in the Lord, if you are in the Lord, there are times that we fall into sin. Nahuhulog po tayo. But then may pagkakaiba naman po. We are sinners saved by grace. And we are no longer a practicing sinner. Kung tutuusin po, the Lord gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. He laid His life on the cross. He laid down His life for His people. For His people created lower than the angels, pero binigyan tayong pansin, binigyan ng halaga. God gave us worth, even though we are worthless, and it is all by the grace of God. Dahil sa Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa, sa krus ng Kalbaryo, tayo'y binigyan pansin. Dapat ba tayong magpunyagi? Should we boast? Ako'y binigyan pansin. Hindi po. We are not to boast, but we are to boast in the Lord for His grace and mercy upon us. Sabi nga niya, but he who boasts is to boast in the Lord. For it is not he who commends himself that is approved, but he whom the Lord commends. Kaya lang, mga kaibigan, mga kapatid, nakakalungkot, may nakakalungkot na mga bahagi dito sa mundo. Sapagkat, bilang mga tao mula sa alabok, mula sa dumi, may mga tao mayabang. May mga tao full of pride, no? Mga tao mayabang. Siguro hindi nila naisip na mula sila sa alabok, na mga taong nagmamataas, mga taong mula sa dumi na mayayabang, mga taong walang halaga pero mapagmataas. Eh sabi ng Panginoon, in His word, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Eh itong mga taong mayabang, mga dumilang, mga alabok, mapagmataas. Merong mapagmataas. Ano ang ipinagmamalaki nila? Maaring may sasakyan sila. Maaring nagsusuot sila ng Rolex. Maaring nagsusuot sila ng mga sapatos na Gucci. O mga suit na Gucci. O pabango na mamahalin. Hindi nila naisip, sila ay mga alabok lamang. At darating ang araw, sila'y tatanda, sila'y manghihina, at papanaw, at magiging alabok, at magiging dumi. O mga kapatid, kaibigan, balansi lang, hindi naman po ako against sa mga taong nagsusuot ng Gucci, ng Rolex watch, o yung may mga sasakyan, baka sabihin nyo,
Eh kung that is the gift of the Lord to you, you have the ability to buy them, it is all by the grace of God. Ano po, no? Hindi naman masama yung mga bagay na yan. Yung nga lamang, meron po mga tao na dahil gusto nila magyabang, eh gusto nila yung ganyang mga bagay, no? Para magmataas sa kanyang kapwa. Okay, nabalansi ko na po. Baka naman sabihin nyo, ito si Brother Mario, baka naman ito anti-rich ito ha. Hindi naman po ha, hindi naman po. So, nakikita natin na may mga ganong tao. Ano po, eh, may tao talaga mayabang eh, tutusin. Ngayon sasabihin mo, Brother Mark, hindi naman ako mayabang eh. Oo, sasabihin mo, Brother Mark, hindi naman ako mayabang. Pag sinabi mong hindi ka mayabang, eh mayabang ka. Tutusin. Pag sinabi, Brother Mark, hindi ako mayabang. Sa isip-isip mo, pero tutusin, mayabang ka kasi ayaw mong aminin, mayabang ka. Ayun. Ngayon, yan din ang nangyari sa Panginoong Jesus, kaya siya napako sa krus. Dahil sa kayabangan ng mga Pariseo, ayaw nila ng kakompetensya, ipinapako nila ang Panginoong Hesukristo. Kasi sabi niya, ang mga tao ay pupunta na kay Jesus, wala na sa atin. Pero tingnan niyo ang dakilang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tao. Bago tayo pumunta ron, pansinin lang natin. May mga tao na pag meron silang mga alaga na mga pets, no? At ito'y nagbibigay sa kanila ng kagalakan dahil yung pets na ito maamo, masunurin, at talaga nagbibigay ng kagandahang loob sa kanila pagkasama nila. Kasi may mga pets nga ngayon na pinapaliguan, no? Pinapa-aircon, nasa kwarto. Meron na nga mga pets ngayon. Lalo na mga aso, mga pusa, ino-grooming pa, may grooming salon, ano? Sinusuklay-suklayan, pinaparlor talaga, kinagastusan. Yung pagkain yan eh, pasensya na lang po, baka naman meron ditong, mas mahal pa minsan sa ordinaryong mga kinakain ng tao sa paligid natin, yung sa mga tinatawag natin na mababang antas sa buhay. Bisa mas mahal pa yung mga pagkain na yan. Eh ngayon yung mga pets na yan, kung sakaling magbaha, talagang pilit iligtas ng mga amo. Di ba? Talagang susuungin ng panganib, mailigtas lang yung mga pets na yan. Ano? Lalo na pag may kalamidad, bagyo, baha. Ano? O sunog sa bahay, o kaya gumuguho na nga yung paligid dahil sa lindol, sasagipin pa rin yung kanilang mga pets. No? Eh, okay naman yan. Okay naman yan. Pero itong mga pets na to nagbibigay ng kabutihan. Pero yung tao, yung kanyang nilalang, yung kanyang inangkin ng mga tao, yung kanyang mga tao, tao ng Diyos, na kanyang iniligtas, sabi niya, I have come to save my people from their sin. Itong mga taong ito, na mayayabang, no? Mga suwail, mapag-impot, mapagmataas, mapanglait, mga magulang sa mga bagay dito sa mundo. Di ba, mga terminology yan, napakagulang mo naman eh. No? Mga mukhang pera. Maraming ganyan. Bawat isa sa atin eh, hagip sa ganyang mga kasalanan. Eh, wala namang kagandahang loob na tayo binigay sa Panginoon kung tutuusin eh. Sabi nga, while we are sinners, God save us. Hindi naman tayo nagbigay ng kagandahang loob. Pero yung mga pets nagbibigay ng kagandahang loob, kaya sila sinasagip ng mga amo. Pero tayo, mga puting, mga walang halaga, niligtas ng Panginoon. At ito'y biyaya niya. Hindi pa nga tayo tumawag eh, kung tutuusin. Ipinahayag ang ebanghelyo sa atin
at napukaw ang ating damdamin. Eh, sinong pumukaw nun? Ang dakilang Diyos na tumawag sa bawat isa. Kasi the soul of man is precious. For God will save His people from their sin. The people of God is precious in the sight of God. Yan ang dakilang biyaya na binigay sa atin ng Diyos. From dust, mula sa alabok, tayo'y binigyang pansin. And our soul, eh mahalaga po yan. The soul of man is precious. As God breathed upon the nostrils of man, we have a living soul and we are a living being. It is precious. And only God can destroy a soul. Ang Panginoon lamang. Sabi nga sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ito ang dakilang gawain na ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, sa kanyang mga tao. Mula sa kanyang kahinaan ito, nang siya'y nagkatawang tao at ipinako sa krus ng Kalbaryo. At dahil dyan sa kanyang kahinaan, akala ng mga mapagmataas, ng mga Pariseo, mga mayayapang, eh nagtagumpay na sila. Maski ang diablo, pero hindi. Dahil sa kanyang kahinaan, iniligtas niya ang kanyang mga tao sa habang buhay na kapahamakan sa impyerno ng apoy. And Jesus Christ, as He laid down His life for His people, on the cross, He saved His people from their sin and gave His people everlasting life. Everlasting life free from sickness, free from old age, free from sin, the presence of sin. Yan ang great blessings na tanggap natin. And Jesus, being God, conquered His foes through the weak things of this world. Naging sanggol. He is a warrior. But Jesus won through weakness of this world. Sa kanyang kahinaan, siya'y nagtagumpay at nailigtas niya ang kanyang mga tao sa kasalanan. He was made on the flesh and He died on the cross and He saved His people from their sin. Yan ang great blessing. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, let us rejoice. Though we are made of dust, mga alabok, walang halaga. Diba ang mga dumi, pinawalis lang, tinatapon sa basura. Pero tayo may halaga dahil sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Binigyan niya tayo ang buhay na walang hanggan. At sa paningin ng sanlibutan, minsan, kinukutya ang mga mananampalataya eh. Mga yan, mga mahihina yan. Sa paningin ng sanlibutan, tayo ay mahina, pero meron tayong tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng mga Pariseo noon, nang siya'y nakapako sa krus, oh, kung ikaw ang Misaya, bumaba ka nga dyan sa krus, iligtas mo ang iyong sarili.
sa tinipalingin ng sanlibutan, mahina itong tagapagligtas na ito. But the Bible says the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 1 Corinthians chapter 1, verse 25. So, bagamat tayo mula sa alabok, we are made of dust. Someday, wawalisin na lang, magiging lupa. But if you are in the Lord Jesus Christ, you will rise again with a new body, and your soul will be with you, and you will live forever and ever. Kaya nga sa isang awitin, sabing ganun eh, salamat sa iyo, aking Panginoong Isus. Ako'y inibig mo, inangking lubos. Di ko akalain na ako'y binigyan mong pansin. Ang taong tulad ko, ang taong tulad nyo, tutusin mga kapatid, hindi dapat mahalin. Pero tayo'y binigyan pansin, binigyan ng kahalagahan. Sapagkat kung ikaw ay nasa Panginoong Jesus, siya ay namatay sa iyo para sa iyong kasalanan. Kaya, ano mga kapatid, mga kaibigan na pwede nating ialay sa Panginoon? Let us offer ourselves a living sacrifice for the Lord. Sabi nga, ang tanging alay ko sa iyo, ang buong puso ko, puso't kaluluwa. Ang tanging dalangin ko, O Diyos, tanggapin mo ang tanging alay ko. Ako nawa ay gamitin sa pagbabahagi ng iyong ebanghelyo, sa paglalahan ng inyong salita, and lahat ng aking gagawin for your glory and for your edification. So, diyan po tayo nagtatapos sa ating Sunday School, at ating pwedeng sabihin, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Okay? Kung wala na pong tanong, tayo po ay manalangin sa pagtatapos. O aming Diyos, aming Ama sa langit, kayo po ay takila, kayo po ay makapangyarihan, kayo po ay pag-ibig, at kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya sa amin. Kami nga po ay mga alabok, mga dumi lamang. Wala namang halaga, pero binigyan mong pansin dahil sa biyaya mo lamang. To you be the glory and the praise, in Jesus' name, Amen.